Natapos na ang mahigit isang taong pagtatago ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. matapos mahuli sa Timor-Leste kahapon. Pinamamadali na ang pagpapauwi sa kanya para harapin ang mga kaso kaugnay sa pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel De Gamo. May report si John Consulta. Nasa golf driving range si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. nang lapitan ng mga armadong polis ng Timor-Leste. Itinaas si Teves ang kanyang mga kamay at sumama sa arresting team. Ganito nagtapos ang mahigit isang taong pagtatago ni Teves na itinuturong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel De Gamo at siyam na iba pa. March 2023, nang pasukin ng mga armadong lalaki ang compound ng mga De Gamo sa Pamplona, Negros Oriental. Walang habas nilang pinagbabaril ang mga residenteng naroon habang namimigay ng ayuda sa De Gamo. Nasa Timor-Leste rin ang NBI na nakamonitor sa pag-aresto. Nakaharap nila si Timor-Leste President Jose Ramos Horta. Humingi ng asylum sa Timor-Leste si Teves pero hindi pinagbigyan. Nitong Pebrero, naglabas ng red notice ang Interpol laban kay Teves na naging susi para sa aktibong paghahanap sa kanya sa Timor-Leste. Ito po ay produkto, ay resulta ng matagal na pag-coordinate natin, pagkipagtrabaho natin sa ating counterparts dito. Katulad ng kanilang commitment na pagdating natin ay arestuhin, 2 hours after we landed in Delhi, Timor, ay inaresto na po ito si Congressman Teves at under detention na po sa kanila ngayon. Mananatili sa kulungan ng Timor-Leste Police si Teves habang gumugulong ang kanyang deportation. Kadalasang inaabot ng 40 days ang proseso daw ng deportation sa Timor-Leste. Pero umaasa ang NBI at Department of Justice na mas mapapabilis ang pagbabalik Pilipinas ng dating kongresista. There are several options no, na kinoconsider ngayon. Kasama na dyan ang extradition. Pag uwi sa Pilipinas, haharapin ni Teves ang mga kasong multiple murder, frustrated murder, at attempted murder. Mr. Teves has had so many cases right now. No? Nakita naman natin yung 2019, no? Pati of course yung kay Governor De Gamo, no? Tapos na brand pa siya as a terrorist. So, ang kupo rito ang seguridad na dapat ibigay sa kanya. Pinuri ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtulungan ng law enforcement agencies at international partners sa pag-aresto kay Teves. Malaki rin ang pasalamat ni Pamplona Mayor Janice De Gamo sa pagkaka-aresto sa suspect sa pagpatay sa kanyang asawa. It's like a dream. We have been praying and waiting for so long and finally, the long wait is over. Natutuwa kaming lahat sa mga nangyayari. Ayon naman sa abogado ni Teves, ang pagkakaaresto sa kanyang kliyente ay hindi indikasyon ng pagiging guilty. Pagsunod lang daw ito sa mekanismo sa sistema ng Interpol na naglabas ng red notice kamakailan laban kay Teves. Sasailalim para muna sa 20 araw na pagdinig sa korte si Teves para malaman kung ano ang gagawin sa kanya kaugnay sa anumang maging hiling ng gobyerno ng Pilipinas. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.